ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, sa isang pook na malayo may nakatira mag-ina. Ang ngalan ng ina ay si Isang at ang anak naman ay si Pinang. Palibhasa ay nag-iisang anak si Pinang ay ayaw gumawa ng mga itinuturo ng kanyang ina, katwiran niya'y alam niya na mga ito. Mahal na mahal siya ni Aling Isang kaya pinabayaan niya lang ito. Si Pinang ay walang ginawa kundi ang kumain, maglaro at matulog. Sabi ni Aling Isang sa kanya sarili, "Bata pa naman si Pina. Kapag siya'y lumaki na, matututo rin siyang gumawa ng trabahong bahay. Mas mabuti na maging masaya siya sa kanyang mga kalaro." Tuturuan ni Aling Isang si Pinang magsaing pero ang sagot ni Pinang ay, "Pagsasaing lang naman pala eh. Alam ko na yan." "O sige, magparikit ka na ng apoy." Utos ng ina. Ginawa naman ito ni Pinang ngunit napansin niyang napipilitan lang naman siya. Okay. Ito'y tiniis ni Aling Isang palibhasay ina. Isang araw, nagkasakit si Aling Isang. Hindi siya makagawa ng mga gawaing bahay kaya si Pinang ay napilitang gumawa. "Ipaghanda mo nga ako ng lugaw, anak." Utos ng ina. "Daragdagan lang naman ng tubig ang isinaing, hindi po ba, inay?" Tanong ng anak. "Oo, ganun na nga, Pinang." Matamlay na sagot ng ina. Pinaglugaw niya ni Pinang ang kanyang ina, subalit ito ay mapait-pait sapagkat nasunog. Pinaglugaw nga ni Pinang ang... Natuwa naman si Aling Isang sapagkat pinagluto niya siya ng kanyang anak. Nagtagal ang sakit ni Aling Isang. Si Pinang naman ay naiinis na pagod na raw siya. Ang ina naman ay nagpupumilit na gumaling kaya marahil ay laging nabibinat. Isang araw habang maghahain ng pagkain si Pinang, hindi niya mahanap ang sandok. Tinanong niya ang kanyang ina kung nasaan ang sandok at ang sagot ng ina ay naririyan lang naman hanapin niya. "Hinahanap ko naman eh! Hindi ko talaga makita! Ano ba yan?" Pasigaw na sagot ni Pinang. Sa galit ng ina, napasigaw naman siyang sumagot. "Hay naku anak ko! Sana magkaroon ka ng maraming mata para makita mo mga bagay-bagay at huwag ka ng tanong ng tanong. Busit kang bata ka." Wika. "Ang dami-dami mo namang sinasabi!" Wika ni Pinang na may kasabay na dabog. Ngunit wala siyang marinig na ingay at nawalang parang bola si Pinang. Paggaling ni Aling Isang habang nagwawalis siya ay sa kanyang pakuran, may napansin siyang halaman na tumubo malapit sa tarangkahan. Diniligan niya ito at inalagaan na mabuti. Di nagtagal ito'y nagbunga. Napansin niya tila. Hugis ulo ng tao at napapalibutan ng maraming mata. Kaya sumasisip sa kanya tuloy yung huling pangungusap niya na sabi niya kay Pinang noon. Inalagaan niya ng mabuti ang halaman at tinawag niya itong pinya, ang alamat ng pinya.